Ang topic natin ngayon ay tungkol sa kapasitor. Ano nga ba ang kapasitor? Ang kapasitor ay isang electronic component na may kakayahan na mag-store ng electric charge or voltage. Pwede natin itong ihalin tulad sa isang tangke ng tubig. Ganyan naman ang simbol ng kapasitor. Alam nyo ba na ang unang tawag sa kapasitor ay condenser? Ang kapasitor ay mayroong low resistance sa AC at high resistance naman sa DC. Sa madaling salita, tumatagos dito ang AC at binablock naman ito ang DC. Maraming iba't ibang klase ang kapasitor. Halimbawa na dito ang electrolytic capacitor, mylar capacitor, polyester capacitor, mica capacitor, tantalum capacitor, ceramic capacitor, at tuning capacitor. Ang kapasitor ay maaaring maklasify bilang non-polar at saka polarized. Pag sinabi natin polarized, yung kabilang terminal ay positive at ang kabilang terminal naman ay negative. Halimbawa ng mga polarized capacitor ay ang electrolytic capacitor at tantalum capacitor. Malalaman natin ang polarity ng kapasitor sa marking sa kanilang body. Ang halimbawa naman ng mga non-polar capacitor ay mylar capacitor, polyester capacitor, mica capacitor, at ceramic capacitor. Alam nyo ba na mayroong capacitor na pwedeng mabago ang capacitance? Nice. Yun ay ang tinatawag natin na variable capacitor. Ang halimbawa nito ay tuning capacitor na makikita natin sa lumang AM at FM radio. Ang unit of measurement na ginagamit sa capacitance ay farad. Ito ay pinangalan sa isang English physicist na si Michael Faraday. Ang farad ay pwede pang ma-express sa mas maliit na unit. Halimbawa na dito ang millifarad, microfarad, nanofarad, at picofarad. Paano naman magbasa ng coding ng isang kapasitor? Halimbawa ay meron tayo ng isang electrolytic capacitor. Ang markings niyan ay nangangahulugan na yan ang negative terminal ng kapasitor. Ang value nito ay 4,700 microfarad. 25 volts naman ang maximum operating voltage ng kapasitor. Ibig sabihin, kapag lumampa sa 25 volts ang pumasok sa kapasitor, ay maaari itong masira. 40 to 85 degrees Celsius naman ang maximum temperature ng kapasitor. Ngayon ay dumako naman tayo sa mylar capacitor at ceramic capacitor. Ang unang dalawang digit na makikita nyo ay tinatawag natin na significant figure. Ang pangatlo naman ay tinatawag na multiplier. Kasunod ng multiplier ay ang tinatawag na tolerance. Kasunod naman ng tolerance ay ang maximum rated voltage ng kapasitor. Kunin natin ang first and second significant figure. Makikita nyo na ang multiplier nito ay 2. Ang ibig sabihin niyan ay kung ilang zero ang idadagdag mo. Sa madaling sabi ay magdadagdag ako ng dalawang zero. Ang value ng kapasitor ay 4,700 picofarad. Para ma-convert natin ito sa nanofarad ay i-divide natin sa 1,000. Ito ay magiging 4.7 nanofarad. Para naman ma-convert ang nanofarad sa microfarad ay i-divide ulit natin ito sa 1,000. Ito ay magiging 0.0047 microfarad. Ngayon ay pumunta naman tayo sa tolerance. Base sa chart na nakikita nyo, bawat alphabet ay mayroong equivalent tolerance. At ayon naman sa example natin, ang tolerance natin ay J. Ito ay positive-negative 5%. Ang positive 5% ng 0.0047 microfarad ay 0.0049 microfarad. Ang negative 5% naman ng 0.0047 microfarad ay 0.0044 microfarad. Ibig sabihin, ang value range ng 0.0047 microfarad na may positive negative 5% ay 0.0049 microfarad hanggang 0.0044 microfarad lamang. Kapag bumaba sa given value range ang kapasitor, ay maaari natin itong i-consider as defective. Balikan naman natin ang ceramic capacitor kanina. Same procedure din sa ginawa natin sa mylar capacitor. Ang pagbasa ng code sa ceramic capacitor, kopyahin natin ang first and second significant figure. Ang multiplier natin ay 3, kaya magdadagdag tayo ng 3 zero. Ang value ng kapasitor ay 10,000 picofarad.
Para naman ma-convert, ang picofarad sa nanofarad ay i-divide natin ito sa 1,000. Ito ay magiging 10 nanofarad. Para naman ma-convert ang nanofarad sa microfarad ay i-divide ulit natin ito sa 1,000. Ito ay magiging 0.01 microfarad. Meron namang kapasitor na ang multiplier niya ay 0. Ang gagawin mo lamang ay kukopyahin mo lang ito at yun na ang kanyang value. Meron namang kapasitor na dalawa lang ang digit na nakaprint sa kanila. Ibig sabihin nun ay yun na ang kanilang rated value. Ang ibang kapasitor naman, nakaprint na sa kanilang katawan ang kanilang rated value. At hindi mo na kailangang i-convert. Paano naman ang magiging capacitance ng isang kapasitor kapag ito ay naka-series o naka-parallel? Halimbawa ay meron akong dalawang kapasitor, 100 microfarad, 50 volts na naka-series sa isa't isa. Kapag naka-series, ang isang kapasitor, ang rated voltage nito ay dadagdag. Samantalang ang capacitance naman nito ay mahahati sa kung ilang kapasitor ang naka-series. Kapag ang kapasitor naman ay naka-parallel, ang rated voltage nito ay magiging ganun pa rin. Pero ang capacitance nito ay magdadagdag sa kung ilang kapasitor ang nakaparallel. Alam niyo ba na ang kapasitor ay napakaraming function? Ito ay pwedeng maging filter kapasitor, coupling kapasitor, bypass kapasitor, at decoupling kapasitor. Ito ay diagram ng isang DC power supply. Ituturo ko sa inyo kung paano naging filter kapasitor ang isang kapasitor. Pero bago yun, ay alamin muna natin kung paano gumagana ang DC power supply. Dadaan ang alternating current sa isang step-down transformer, kung saan pinapababa nito ang boltahe. Pagkatapos ay dadaan ito sa isang bridge rectifier, kung saan nako-convert ang alternating current sa DC. Pagdaan niya sa diode ay hindi pa ito pure DC. Meron pa itong tinatawag na rifle voltage or pulsating DC. Para maging pure DC at para matanggal ang rifle voltage ay dadaan ito, tinatawag natin na filter capacitor. Ang coupling capacitor naman ay kadalasan nating makikita sa mga OG circuit. Ito'y nagsisilbing tulay mula sa isang circuit papunta sa kabilang circuit. Ang pinaka-function ng coupling capacitor ay binablock nito ang DC signal na huwag pumasok sa next stage ng circuit habang pinapadaloy naman ito ang AC signal. Kung ang coupling capacitor ay naka-series papunta sa next stage ng circuit, ang decoupling capacitor naman ay naka-parallel papunta sa ground. Ang purpose nito ay para ma-eliminate or mahiwalay ang AC signal na maaaring nakapaloob sa power rail or DC bias point. Ang makakadaloy lamang sa power rail ay pure DC signal. Ang decoupling capacitor ay madalas na ginagamit sa mga digital circuit. Ang isa sa mga trabaho ng decoupling capacitor ay pinipigilan nito ang high frequency noise ng mga power supply. Tinatanggal din nito ang mga maliliit na voltage ripple na maaaring makasira sa mga sensitive na IC. Paano naman natin malalaman kung good pa o sira na ang isang kapasitor? Masasabi natin na sira na ang isang kapasitor kapag hindi normal ang kanyang physical appearance. Maaring ito'y naging bloated or lumobo na, nasunog o nagkaroon ng corrosion ang terminal ng kapasitor. Sira din ang isang kapasitor kapag nagbago ito ng kanyang capacitance value. Para naman matest ang capacitance ng isang kapasitor, ay pwede tayong gumamit ng ESR meter or digital tester na may kakayahang magbasa ng capacitance ng isang kapasitor. Magsusukat tayo ng capacitance ng mga kapasitor gamit ang isang digital tester. Iset natin ang tester sa capacitance. Ang una nating itetest ay itong electrolytic capacitor. Ang value niya ay 80 volt, 10,000 microfarad. Make sure na wala ng charge na boltahe ang kapasitor dahil maaari nitong masira ang ating digital tester. Mainam na i-discharge muna ito bago ito i-test. Ang reading natin sa tester ay 10.46 millifarad o katumbas ng 10,460 microfarad. Ibig sabihin nito ay good pa ang kapasitor. Ang sunod namang nating i-test na kapasitor
ay 2,200 microfarad, 50 volts. Ang reading na lumabas sa tester ay 2.063 millifarad o katumbas ng 2,063 microfarad. Mababa ito na 137 microfarad sa original value. Mas mainam na palitan na lang natin ito ng bago. Ang sunod naman nating itetest ay isang polyester capacitor na ang value ay 2.2 microfarad, 250 volts. Ang reading natin ay 2.3 microfarad, ibig sabihin, good pa ang capacitor. Itetest naman natin itong Mylar capacitor na ang value ay 0.47 microfarad, 63 volts. Ang reading natin ay 477 nanofarad o 0.047 microfarad, good pa ang capacitor. Ang sunod naman nating itetest ay 1,000 microfarad, 25 volts. Walang capacitance na ma-reading ang tester natin. Ibig sabihin nun ay defective ang capacitor na ito. Sunod naman nating itetest ay 470 microfarad, 25 volts. Ang reading natin ay 277 nanofarad. Ibig sabihin, defective na ang capacitor na ito. Ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-test ng capacitor gamit ang analog tester. Ang capacitor ay may apat na kondisyon: good, leaky, open at shorted. Ang una nating itetest ay isang electrolytic capacitor, 80 volts, 10,000 microfarads. Kapag ganito kalaking capacitor ang itetest natin, ang range natin ay dapat nasa times 1. Ipagdikit natin ang magkabilang dulo ng ating test probe para malaman kung gumagana ang ating tester. Pihitin ang zero ohm adjustment para sumakto sa zero ang ating pointer. Bago kayo mag-test ng isang capacitor, siguraduhin nyo muna na wala itong kargang boltahe. Mainam na i-discharge nyo muna ito bago nyo gamitin ang tester. Sukatan natin ang magkabilang dulo ng terminal ng kapasitor. Balik ta rin, makikita nyo bumabalik sa zero ang pointer ng tester. Yan ay isang indikasyon na good pa ang kapasitor. Sunod nating itetest ay 2,200 microfarad, 50 volts. Iset natin ang range natin sa times 10. Ito yung kapasitor na mababa yung capacitance reading nung ginamit natin yung digital tester. Sukatan natin ang magkabilang dulo ng kapasitor. Balikta rin natin ang kapasitor. Makikita nyo, bumabalik naman sa zero ang pointer ng ating tester. Good pa ang reading niya sa analog tester, pero mababa na ang kanyang capacitance nung tinest natin siya sa digital tester. Mas mainam, napalitan na lang natin ito ng bago. Ang itetest naman natin ay isang polyester capacitor, 2.2 microfarad, 250 volts. Kapag ganitong capacitor naman ang itetest natin, ang range natin ay dapat nasa times 1K or nasa times 10K. Itest natin ang magkabilang dulo ng kapasitor. Balikta rin natin. May dandan siya bumababa at makikita niyo bumabalik siya sa zero. Ibig sabihin nun, good pa ang kapasitor. Ang itetest naman natin ay isang Mylar kapasitor, 0.47 microfarad, 63 volts. Ang range na gagamitin natin ay times 10K. Ibig sabihin nito, good pa ang kapasitor. Ang itetest naman natin ay isang electrolytic capacitor, 10,000 microfarad, 25 volts. Ang range na gagamitin natin ay times 10.
I-test natin ang magkabilang dulo ng kapasitor. Agad na sumagad ang pointer ng tester. Binaliktad ko at ganun pa rin. Ibig sabihin nun ay shorted na ang kapasitor na ito. Mayroon naman ulit tayo dito ang isang kapasitor. 1000 microfarad, 25 volts. I-test natin ang magkabilang dulo ng kapasitor. Napansin nyo ay hindi man lang gumalaw ang pointer ng ating tester. Binaliktad ko at ganun pa rin ang reading. Ibig sabihin nito, open ang kapasitor. Ang ititest naman natin ay 100 microfarad, 35 volts. Ang gagamitin nating setting ay times 1K. Pansin ninyo ang pointer ng ating tester. Nag-steady lang ito sa gitna. Binaliktad ko at ganun ulit ang nangyari. Ibig sabihin nito ay leaky ang kapasitor. Pwede kayong mag-iwan ng comment or suggestion sa comment section below. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa aking mga future uploads.